around the world and search for you. Stress na ba kayo sa work from home setup? O baka naman bored na ang bata sa katititig sa computer o gadget screen dahil sa online schooling? Tara na at mag-virtual lakwatsa muli tayo. This time, sa Danasan Cave sa Cebu. Dito po sa Danasan ay talagang ecotourism din dahil may cave kaming papasukan ng buong barkada. Kailangan lang naka-safety gear ka, may helmet at life vest dahil may part sa loob ng kweba na may mga matulis at syempre malalalim. Tara! Go, go, go! Exciting talaga ang pagdayo namin sa Northern Cebu. Kailangan kasing kumapit sa tali dahil papasok pa lang ay challenging na. So may mga ano doon, mga parang mga trail lang, may mag-walk like a duck, tapos gugulong kayo, buong katawan talaga gugulong. Kaya naman tila nagbalik ang aming pagkabata sa pagulong-gulong. Lalo't kay lamig at presko ng tubig na dumadaloy sa loob ng kweba. Kasi pag nagtagpo ang stalactites at stalagmites, nakakabuo sila ng isang kolum na nagiging haligi sa loob ng kweba. Oh, wala akong masasabi. Ang ganda, ganda! Ang mga kweba ay may mahalagang pakinabang din sa kalikasan. Nagsisilbi kasi itong proteksyon sa ating mga ninuno at ibang mga hayop laban sa iba't ibang kalamidad. Stable kasi ang klima sa loob ng kweba. Yamang karaniwang natatago ito sa ilalim ng lupa o mga kabundukan. Katunayan ang Dead Sea Scrolls na pinakamatandang kopya at siyang bumubuo sa Biblia natin ngayon ay natagpuan sa Qumran Cave sa Israel. Kaya let's stay safe and healthy every day so we can travel together someday. Brian Evangelista, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.